Hello mga munchies, this is me again and welcome back to my channel. So para sa video na to ay pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang pamahiin sa pagbubuntis. So ano-ano nga ba yung mga pamahiin na pinaniniwalaan natin at hindi rin pinaniniwalaan natin? So, unang pamahiin mga mamsis ay pag makatida yung tiyan nyo habang nagbubuntis kayo ay makapal na yung buhok ng baby nyo paglabas. Sa akin mga mamsis, based on my personal experience, ay hindi makati yung tiyan ko. Oh my God! Wow! Pero paglabas ng baby, sobrang kapal ng kanyang buhok at kulot pa. So parang hindi ako masyadong naniwala doon. Ayan, so, at sabi pa nga nila, pag makatida, kung just in case makati ngayon yung tiyan nyo, mamsis, ay huwag nyo daw kamuti ng kamay nyo. Dapat gumamit daw kayo ng suklay. Ayan, ito suklay. Gumamit daw kayo ng suklay para daw hindi kayo mag-stretch mark. So ayan mga mamsis, try nyo lang mga mamsis. Wala namang masama na sumunod sa mga pamahiin. Pwede naman siyang effective, pwede naman siyang hindi. So ang mahalaga ay nagbigay pa rin tayo ng respeto kung sino man yung nabigay sa atin ng mga advices, especially yung mga lola, mga nanay natin. Ayan. Next mga mamsis na pamahiin ay, kung ano yung kinain mo, siya yung bunga. So sa akin mga mamsis, sinabihan ako nung nagbubuntis ako, wag daw ako kumain ng kambal na saging kasi sabi nila, maging kambal na yung baby ko. So siyempre ako, first time ma, medyo natakot ako na kumain, lalo at mahilig ako sa saging. So medyo iniwasan ko yung saging na kambal kasi maging kambal daw at iniisip ko rin na may kamag-anak ako at yung husband ko ng kambal, baka maging kambal yung baby namin. So hindi ko naman inano yun na ayaw ko ng kambal. Sa akin lang is, kung panganay, parang siyempre first time pa lang tayo, parang natakot ako na magkakambal ng baby sa first time, sa first baby ko. At sa mga mamsis ay yung sinabi din sa akin noon na ito talong, hindi ako sa talong din. So bawal din daw kumain ng talong kasi nga daw, parang di ba parang nagbabalat yung baby. At the same time, pwede parang nagbabalat, ganyan. So si baby ngayon, may balat siya, kung nakita nyo ayan, may balat siya dito sa, siguro saan part ba? Dito ata na part or dito. Pakita ko sa inyo, ma'am, dyan si baby. Siguro totoo yung kasi dati, naalala ko dun sa work ko, sinabihan ako na isa sa ka-work ko dun na huwag daw kumain ng talong kasi nga daw, baka daw magkabalat si baby. So, kumain pa rin ako kasi favorite ko yun at parang hindi kasi ako naniniwala dun. So, ayun, lumabas si baby na may balat. So, hindi ko alam kung totoo o hindi. Ayan. So, next mga ma'am, she's ay, huwag daw lumabas pag gabi. So, sa akin mga ma'am, she's ayaw ko man lumabas ng gabi, pero nakaka-uwi na ako ng bahay alas 7 or 6:30 or alas 7 na ng gabi kasi yung work ko hanggang 5:30, biyabiyahe pa ako. So, nakaka-uwi na ako ng bahay mga alas 7 na ng gabi. So, wala akong choice kaya ang ginawa ko na lang ay palagay nila ako ng mga pangontra sa albularyo. Gabi na ako nakaka-uwi dahil galing pa ako sa work. So, kasi sabi nila, ano daw, pwede ka dong tabihan ng mga aswang or susundan ka daw ng aswang sa bahay nyo. Meron daw tayong hindi nakikita, lalo na pagbuntis, medyo mabango daw kasi yung baby natin sa mga aswang, sa mga ganyan-ganyan. So, iwas-iwas daw tayo paggabi. So, wala akong choice kaya ginawa ko na lang ay paggawa ako ng mga pangontra. So, pumunta pa ako ng albularyo, naghanap pa ako dito sa Biko ng albularyo, yung pinakamalapit na albularyo mga mamsis. Kasi syempre, 'di ba, baby natin 'yan at gusto nating protektahan yung sarili natin at yung baby natin kasi aswang yun, mamsis. 'Di ba, nakakatakot. Ayan. Tangat mo naman mga mamsis ay pag blooming ka daw, baby girl yung anak mo at pag medyo haggard ka ay baby boy. So, sinabi ko na to sa dati kong video ay nilagay ko yung link sa baba. Yung paano malalaman kung babae o lalaki ang anak nyo. So, sa case ko, nung kadalasan lang naman to nangyayari, ma'am, just pag first trimester eh. Kasi pag medyo second and third trimester, medyo nag-change na siya. Pero sa case ko, ma'am, just medyo blooming daw ako nung buntis ako. Sinabihan nga ako na sana lagi akong buntis. Maganda lang ako pag buntis. Ang sakit mga ma'am, she's so, yun, baby girl yung anak ko. At yung iba naman na medyo hugger daw, yun, lalaki din yung baby nila. At meron din ako mga napansin na pag medyo hugger, lalaki. Pero hindi naman siya 100%. Siguro depende pa rin kasi nga, nakikita talaga yan sa pag-ultrasound na. Next naman mga mamsis ay pagpatulis daw ay lalaki at pagpabilog naman ay babae. So, sinabi ko na rin to doon sa previous video ko. At parang totoo siya mga mamsis para sa akin dahil yung tiyan ko nga noon ay pabilog. Baby girl yung baby ko. Next yun mga mamsis, masama daw magsuot ng kwintas. So, actually mamsis, hindi ako aware dito kasi hindi ako taga Bicol. So, taga dito lang yung asawa ko. Doon sa amin sa Cagayan de Oro, parang wala kaming paniniwala na ganito sa mga buntis sa pagkakaalala ko. Huwag daw magsuot na inipabilog like kwintas, ng bracelet, or may lalagay ka dito sa tiyan mo na parang pantali. Huwag daw mga mamsis kasi sabi nila, mahirapan daw mga anak dahil pupulipot daw yung puso ng baby sa loob ng tiyan. So sa case ko,
hindi naman talaga ako nagkukwintas, hindi ako mahilig magkwintas. So meron lang akong ano dito, yung binigay sa akin ng pangontra sa akin na bracelet. So sinabihan ako noon na wag alisin ko daw yun kasi nga yun nga daw sa mga pamahiin. So natakot naman ako, ma'am. So, ano man ginawa ko dun sa pangontra ko? Nilagay ko siya sa isang tela, gumawa ako ng tela, pinasok ko doon yung mga beads. Tapos tinali ko at inano ko na lang dito sa gilid ko, yung tinahi ko na lang at nilagyan ko ng yung parang pin para ipin ko lang dito sa gilid ko kasi nga ano ba yan, sabi ko, kaya nga ako meron ganito kasi pangontra sa aswang, tapos yun mabawal din pala kasi ano siya, pwede daw mapulupotin daw yung umbilical cord. So, sabi ko, maniniwala ba ako nito? Pero syempre, wala namang masama na sumunod tayo sa mga advice ng ating mga mas nakakatanda sa atin at yung talagang experience niya sa panganganak. So, sinunod ko lang yung mga mamsis. Ewan ko lang kung maniniwala kayo doon. Next naman mga mamsis ay ito. So, natawa ko dito mga mamsis kasi dito sabi ko lang, dahil mga paniniwalang ganyan. So, ako lamang naman, sinunod ko lang naman yung iba. Pag daw pinakain mo ng sobrang pagkain mo, yung asawa mo or yung kaibigan mo, aantukin daw sila. So, na-experience ko ito, ma'am, just dun sa work ko ulit kasi lagi ako nasa work. Napansin ko pa may sobra ako, tapos binibigay ko sa mga katabi ko, ayaw nila kasi nga daw baka antukin sila at may klase pa. So, ayaw nila, kung bakit ganon? Sabi nila, baka daw antukin sila sa klase kasi nga, pamahiin nga daw yan sa buntis na pag daw pinakain mo sila ng sobra, ay aantukin daw sila. So, yun mga mamsis. Okay. Next naman ang mamsis ay ipahilot daw yung tiyan para daw gumanda ang pwesto. So, ito mga mamsis, hindi ako naniwala or gusto ko mang maniwala pero natakot ako sa baby ko at sa sarili ko kasi masakit yung paghilot sa tiyan eh. So, actually, in-advise nito sa akin ng mama ko na pahilot ko doon yung tiyan ko, malapit na sa kabuanan para daw gumanda ang pwesto. Tapos, sabi naman sa akin ng obigay ni ko, kung saan naman daw yan nagpupwesto yung baby, bababa naman daw yung baby pag nasa tamang buwan na, bababa naman daw talaga yung baby. So, hindi ko siya sinunod mga mamsis kahit in-advise na sa akin ng mga kasama ko, mga friends ko, na magpahilot ka para maayos, para daw hindi daw baliktad yung baby paglabas. Sabi ko, natakot naman ako kasi nga, syempre, natakot ako sa sarili ko kasi baka masakit at andyan yung baby ko sa loob, baka anong mangyari kay baby, diba? So, hindi ko siya sinunod, ma'am, just kasi natakot ako. Pero meron akong kaibigan na nagpahilot siya. Okay lang naman daw, at okay din naman yung baby niya. So, parang hindi ako masyadong naniwala dito. Pero, sabi ng mga nakakatanda, noong unang panahon, diba, wala pa naman atang obigay niya. Yan daw ang ginagawa. Kasi yun din nga advice ni mama sa akin. So, iluwan ko sa inyo, ma'am, just kung maniniwala kayo dyan yung sa pagpapahilot. Naniniwala naman ako sa pagpapahilot, ma'am, just yung masakit ng katawan natin, ganyan. Pero pagdating dito na may baby ka na sa loob ng parang natakot ako, ayokong gawin. Kayo mga mamsis, kaya nyo ba yun? Next naman mga mamsis, ay pag malungkot ka daw habang nagbubuntis, ay malungkot din daw yung baby mo at iyakin daw paglabas ng baby. So, mga mamsis, ako naniwala ko dito, kaya iniwasan ko talaga minsan na-stress tayo sa trabaho or sa traffic, iniwasan ko talaga na masad or malungkot. Kasi nga, ayokong syempre maapektuhan yung baby ko sa loob, ayokong mag-iyakin siya, ayoko ding mag-malungkot siya. Gusto ko happy lang at kwela. Ayun naman, sa kabutiang palad, si baby ay ngayon hanggang ngayon ay masayain siya. Napaka-jolly ni baby ngayon at ang daldal mga mamsis. Sobrang daldal ng baby ko. So, dapat mga mamsis ha, iwasan nyo yung maging malungkot kayo dyan kung meron kayong problema dyan, kung inuwan kayo ng nakabuntis sa inyo. Huwag nyo lang isipin, hayaan nyo na siya, isipin mo yung baby mo ngayon, kailangan siya nang isipin nyo. Tsaka nyo na lang isipin yung problema nyo pag nakalabas na si baby at karma is real naman mamsis. Joke! Next naman mga mamsis ay pag nag-labor ka na, tawakan mo daw yung tiyan mo sa any na mga kamag-anak nyo or kapitbahay nyo, kaibigan nyo na malapit sa inyo na mabilis lang nanganak. Pag pinahawakan daw yun ay mabilis ka rin mga anak. So, effective to sa akin mga mamsis. Nung time na nag-labor ako ay pinahawakan ko to dun sa tita ng asawa ko na mabilis na buntis at agad-agad mabilis lang naman siya. Hindi ako nahirapan mga anak. So, yun mga mamsis, wala namang masama, diba? So, naging effective naman para sa akin yun. So, yun lang mga mamsis. So, maraming salamat sa pakikinig. So, itong mga sinabi kong pamahiin ay base lamang sa mga na-advise sa akin na sinunod ko yung ibang, iba naman hindi. At hindi rin ako against, uulitin ko, hindi ako against sa mga ibang pamahiin dyan kasi
tayo naman talaga, mga Pilipino ay mahilig dyan. So, ano lang tayo, kung ano lang yung gusto natin na paniwalaan, yun ang paniwalaan natin. Okay po mga mamsis, at isipin po natin lagi kung ano yung ikakabuti ni baby. So, maraming salamat sa pakikinig. So, bago ang lahat, huwag po kalimutang mag-subscribe at pakishare ng video na to kung sa tingin nyo ay nakatulong sa inyo. Okay, maraming salamat. See you again in my next video. Bye!